Hi guys, I'm Michi Santino. So right now, I'm here with Kuya Pini again. Hello. So magkakondukt siya ng training sa atin. So syempre, as a new member, ano ba yung una mo tinatanong? So ngayon, alam mo na yung basic steps. The next thing is you need to know is paano ka nang mag-i-invite. Kasi syempre, iba wala ka pang alam, hindi ka pa pwedeng mag-book. So how would you invite? So today, i-discuss si Kuya Pini 10 steps how to invite effectively. Okay? So ito na si Kuya Pini. Hello. Yeah. Okay, magandang umaga ulit Team Firestorm. So ngayon, nandito na naman ako to discuss din naman paano yung 10 steps how to invite effectively. Kasi yo, sa totoo lang, ang blood ng business natin is yung effectiveness mo mag-invite. So the more you invite effectively, the more may potential kang mapalaki mo yung network. Yes. So for me, one of the most important na kailangan mo pag-aralan is paano ba ako mag-invite ng tama? Kasi may merong tamang paraan, merong maling paraan. So, for the past 8 years na ginagawa ko itong business na ito, nakita ko yung difference ng tama sa mali. Kasi sa totoo lang, ulitin ko lang ha, hindi po ako magaling, alam ko lang yung mga pagkakamali ko. So, ngayon, i-discuss ko sa inyo, ano yung mga tamang ways paano ka magpa-prospect. Now, let's start. The topic will be is 10 steps how to invite effectively. Nag-start po ito noong January 5, 2014. Ngayon, i-discuss ko sa inyo number 1. Pag nag-invite ka, always remember, just invite, don't present. Marami kasi pa nag-i-invite pala, nag-represent na. Yung tipo, uy, alam mo ba, mayroon ako bagong business, kung ano ba pangalan, mag-invest ka ng 3988. So, iba yon, nag-represent ka na. So, ako, for me, the effective way para mag-invite ka is just invite. Kung baga, parang birthday mo, attend ka ng party ko sa May 7, 2 PM sa bahay. Diba? Kasi di ba pag may birthday party ka, hindi mo naman sinasabi, attend ka sa party ko, pupunta yung nanay ko, pupunta tatay ko, ang pagkain namin menudo, may adobo, may pansit, may sinasabi mo na, hindi mo naman ginagano'n eh. Ang ginagano'n sinasabi mo lang, tara punta ka, etong time, etong oras, etong lugar, tapos. Anong meron birthday mo? Just invite, don't present. Parang pelikula, huwag mo pakita yung pelikula. Huwag mo sabihin sino yung nagkatuluyan, sino yung ending. Dapat trailer lang. Pag sa yung trailer, pag nag-invite ka, sabihin mo lang, anong oras, saan, kailan, tapos. Ganun ako. Let the presentation mag-present ang business sa kanya. Don't let invitation present the business. Number 2, less word, less mistake. Maraming magagaling na mga inviter na konti lang ang sinasabi. Pag madami ka na lumalabas sa bibig mo, mas madami kang chance ang hindi siya pumunta. Lumabas lang sa bibig mo may investment, hindi na pupunta. Lumabas lang sa bibig mo network marketing, hindi pupunta. Lumabas lang yung pangalan ng company natin, hindi na pupunta yan. Kasi isa-search sa Google yan. So, anong point ko? Less work, less mistake. Mamaya, didiscuss natin ano yung mga words na dapat lumalabas lang sa bibig mo. More than that, nangyari. Pero, kung yun lang ang sasabihin mo, mas malaki potential mo, pumunta siya sa meeting ninyo. Pangatlo, be excited. When you invite, it is a transfer of energy. So ako palagi ko sinasuggest, kapag malungkot ka, huwag ka mag-invite. Kapag sobrang saya mo, diyan ka mag-invite. Because the more nakikita na excited sila sa business mo, the more sila pupunta. The more na alam nila naghahabol ka or nahihirap ako sa business mo, the more din sila sasama. Tama. Kasi for them, parang dinamay mo lang sila. For them, hindi ka pala masaya, ba't makasasama dyan? Tama. Pero for you, when you invite, na sobrang taas ang belief level mo, sobrang taas ang excitement level mo, that's the effective way when you invite. So, we invite with excitement. Hindi po, tara pa rin, magkita tayo, meron akong bagong pinasukang opportunity. Kita tayo sa Starbucks, SM Aura, 3 PM. Kesa dun sa, kita naman tayo sa SM Aura, 4 PM, please lang. O, di ba, energy yan eh. The more excited you are, the more potential people will go to you. Tama. Right now, number 4. There are 2 types of inviting. Number 1, direct, indirect. Ang direct, ikaw yung mismo lumapit. Ikaw nag-text, ikaw tumawag, pinunta mo sa bahay, pini-PM mo. Ang indirect, sila nag-PM sa'yo. Yes. Kumbaga sila lumalapit sa'yo. Next meeting natin, i-discuss ko sa inyo, kasi mahaba yan eh. Paano ang direct inviting, paano ang indirect inviting? Hiwalay na training yan. Pero gusto ko lang malaman mo, there are 2 types of invitation. Direct, indirect. Number 5, 48 hours rule. Kapag in-invite mo ngayon, make sure, within 48 hours, magkita na kayo. Kasi kadalasan sinasabi ng tao, sige, kita tayo next week. Okay, next month. Ang ibig sabihin nun, no. Okay? Tama. Kaya huwag ka papalik, sige, next week, sige, kita tayo next week. Pagdating yung next week, ano sabi sa inyo? Something came up. Cancel. Emergency, di ba? Something came up, emergency, blablabla. So, ang point ko doon, 48 hours rule. Pag kinausap ng Tuesday, kailangan Thursday, kita na kayo. Pag kinausap mo ng Monday, kailangan Wednesday, kita na kayo. Pag kinausap mo ng Saturday, dapat Monday, kita na kayo.
pag more than that, for example, ganyan, ma'am, kita tayo, pag sinabi sa'yo, sige, kita tayo Friday, eh, tama-tama Monday ngayon. O sige, ma'am, masagot mo, sige, ma'am, kita tayo sa Wednesday. Ha? Di ba Friday, Sunday? Wednesday na lang, ma'am, mas maganda. O sige, Wednesday na lang. Kumbaga, lock the day. Don't let them lock the day. Lalo na paglagpas sa 48 hours. Tama. Bakit to? Paglagpas sa 48 hours, malilipas na yan. Mawawala na. Alright? So, number 6. Ito na. Importante ito, number 6. Medyo tatagal tayo ng konti. 3 basic lines. Kanina sabi ko, less word, less mistakes. Na. Ano yung word na dapat sito na sabi mo lang? Number 1. Kailan ka available? Yan ang first word mo. Uy, pare, kamusta ka na? Kailan ka available? Siyempre, sabihin yan, available, bakit? Anong meron? Ano yan? Networking ba yan? Ano mga business mo? May papakita ako sa'yo. Eh, baka naman ma-investment, baka naman insurance yan, baka naman condo yan, I don't know, or multi-level yan, ayoko niyan. Ang siya sa nasabihin mo, pwede kang kumita, tayong dalawa. So, ano yun ba? Yan, investment ba? Ano mo sasabihin mo? Kailan ka available? Baka naman, ano yan, pyramiding, may papakita ako sa'yo. Eh, baka naman may lalabas sa pera, kikita tayong dalawa. So, mapapansin mo doon, bumabalik-balik ka lang. Kailan ka available, may papakita ako sa'yo, pwede tayo kumita dalawa. So, paulit-ulit lang, kahit tanong saan ang tanong, kailan ka ba available? Hanggat malak mo yung day, hanggat malak mo yung oras. Bakit ito? The more na nakabantay ka sa sinasabi mo, the more safe yung tao na makapunta sa meeting ninyo. Yes. Less word, less mistake. Maniwala ko kayo dyan. Kailan ka available, may papakita ako sa'yo, pwede tayo kumita dalawa. And let the presentation explain to your partner. Next, number 7. Ask the right question. After that, nalak mo na yung meeting ninyo. Ask the right question. Pare, ano ba source of income mo ngayon? Para malaman mo, ano yung mindset ng kaibigan mo? Empleyado ba mindset niya? Negosyante ba mindset niya? Or self-employed siya? So for example, ito, may tatlo yan, di ba? Ano ba source of income mo? Trabaho? Or may profession ka? Baka doctor ka? Or baka may business na siya? Para alam mo na. Now, pag nalaman mo na, ang next na tanong dyan, ito na. Gusto mo ba ng extra income? Ang sagot niya malawang, siyempre naman, tama, sakto, kita tayo. So, ganun lang ha. Source of income, gusto mo extra income. Next, number 8. Sino bang invited mo? Una, warm market. Pamilya, kaibigan, co-worker. Kasi ang network marketing, hindi naman taga for cold market. 89% ng leaders ko, warm market. For me, yung kamag-anak mo pa lang, hindi mo na maubos sa sobrang dami nun. Unahin mo kamag-anak mo, unahin mo mga kaibigan mo, unahin mo yung mga kakilala mo, kasi yung mga hindi mo kakilala, ang dami nun. Kaya huwag mo silang unahin, hindi sila maubos. Ang baka maubos yung mga kakilala mo, kamag-anak mo, kasi baka ma-invite ang iba. Ba't di mo sila invite eh? Anong point ko? Ang kailangan na mamalaman nila may ginagawa ka. Para pag may dumating ang panahon, may lumapit sa kanila, maalala nila, yung pamangkin ko, or anak ko, or asawa ko, member niya, saling ako sa kanya. So, always start with your warm market. Number 9. Ito matindi bago tayo matapos. Pag nag-invite ka, always be a friend. Iba yung be a sales agent, iba yung be a friend. Mararamdaman kasi ng tao kapag alam niyang binibentahan mo lang siya. For me, pag nag-invite ako, para ko ng kaibigan, sige, pakikita tayo. Kailan ka ba available, may papakita ako sa'yo. Pwede tayo kumita dalawa, pagtulungan natin. Ganun lang. Huwag ka maging parang sales agent. Kailangan, lagi mo tatandaan, kung ikaw siya, nadidinig yung sinasabi mo, mukha ba siyang kaibigan o mukha na siya sales agent? Make him feel na you're a friend. Yeah. Last but not the least, the powerful word. Every time, end mo yung conversation, kung ano yung kunin mong sinabi, yun lang matatanda niya. The powerful word, before you end the conversation, na nag-i-invite ka na, tapos na, may lock ka na ng meeting, na-lock mo na yung oras, ito pala yung sabihin, pagtulungan natin dalawa. Kita tayo sa Wednesday, pagtulungan natin dalawa. Kasi once nakagilig na, oh, pagtutulungan, wow, sarap ng feeling. Oh, wow, may partner ako. Yun naman ang gusto nila, maginig eh. May katulong sila, may susuporta sa kanila. So always end the conversation with the word, let's help each other. Pagtulungan. So, yun. Again, I'm Team Peewee. And itong dream board ko ulit, ba't ko pinapalagi pinapakita? Ito ang dahilan kung bakit ko lalong ginagalingan ang business na to. So, maraming salamat sa Team Firestorm for having me today. So, yung 10 step how to invite, hopefully makatulong sa inyo. Maraming salamat at Madam Mitch. Okay, so basically, next naman guys sa video natin, just watch out for it. Paano na mag-bog? Kasi ngayon, alam mo na paano mag-invite. Again, study it, review it, and apply it. Kasi kung hindi mo siya i-apply, wala rin yung tunuro sa atin ni Kuya Pili, okay? Tama. So, thank you. God bless. Bye-bye. Bye-bye. See you.